What's up, everybody? Progressive Energy. Wow. Come on, come on. Hey, hey. Woo-hoo. Balik na si Josh Labing isa. Oh, yes! Kaya naman, sama-sama tayo na magsaya at mag-enjoy. Ako po si Auntie Norio and this is Showtime Online! Isang ganun nga, Josh! Isang ganun nga. Asan yung to? Yung sa akin para nakaalis na ng bangaw. Oo ba? Oo ba? Oo, iba. Alam ko ito ah. Ang pabangin yung ano, ang unang linggong dumaan ng inyong 2022, ano ba? Bring it on ba? Naging bring it on? Yes! Bring it on! Huwag na mag-bring it on! Hindi ka magaganyan! Huwag na mag-bring! Huwag nyo nang hamunin! Oo, baka ano eh! Nakakatakot! So far, so good naman, diba? Thankful tayo. Kasi we're healthy, ganyan. And of course, marakit pa rin on the side. Ay, totoo! Ganun ang blues. May mga ano ba, may test muna bago nag-racket? Ay, totoo yan. Pag may mga shows and events, hindi pa, alam mo ba, kinakabahan nga ako. Kasi nga, diba, nauuso ngayon ang mga tangkatangkaso. Tapos yung mga ano, minsan bigla nagpa-positive. Diyos ko, yung kaba ko. Kasi syempre, nakapag down na, tapos ayoko namang makancel ang payment. Ano ba mukhang pera? Hindi, ibig ko sabihin, pag nag-positive ka doon, Diyos ko, edi uwi. Sayang. Pangalanan mo yun eh. Nag-positive ka, parang ibabalik mo yung binayad sa'yo. Siguro, pag gano'n, kasi syempre, ano, or ayoko, huwag nalang ibalik. Hindi, pero thank God, natuloy, kasi nga, negative. Pero alam mo, totoo yung parang kinakabahan ka, kasi nandun ka na mismo sa venue, nagpunta ka na doon, nag-effort ka na, and all, nagpatahi ka na ng mga damit mo, tapos magpa-positive ka, diba? So, thankful na, still healthy, and nakakapag-work pa rin tayo. Ayan. Nakapag-tanggap. Yung walang COVID, kapag may sakit tayo, the show must go on. Dapat. Pero ngayon, iba na kasi ngayon. Ngayon, kahit gusto mo, sabihin mo, wala kang nararamdaman. Pag nag-positive ka, mananahimik ka sa bahay. Totoo. Don't go on. Don't go on. Ano na ito? Naiba na. Naiba na. Diba? Kayo ba, kamusta ang unang linggo ng bagong taon, 2022? Uy, masaya! Kasi, syempre, complete yung family. Parang iba kasi yung salubong ng 2022 ngayon. Parang... Ang talagang kompleto, bawal lumabas eh. No choice. Talagang bawat sulok ng bahay mo, makikita mo. Siyempre. Pero masaya. Busog, healthy, lagi.
Ayun. Marami pa rin dapat ipagpasalamat talaga. Kayo ba? Yung mga guys natin dyan. Josh, paano ka pa nakapagpagupit po kas ba ang salon? Ayan Hindi nga ako nakapagpagupit, kuya. Kaya ako'y ganyan. Tama. Dapat magbabangsa ko kaso. Ay, iba. Sa mata. Kaya igano. Oh. Bakit ako pinagtitikto? Ganyan. Kasi ano, talaga. Bakit gano'n? Nakahampas ng lakaw. Oh, si Nico, kamusta naman? Bawal din maglalabas kasi maglalaking taping ulit ako kahit kung pandemic tulip. Alam mo, ang in-demand ng Nico. Grabe talaga siya. Lagi siyang may project. Sikreto ng isang Nico Dax. Pwede bang i-share yan dito ngayon? Fixer ka dapat. May naglalakad. Ah, gano'n. May fixer. Kajam ba naman? May umi-fixer. Umi-illegal ka pa din, ha? Kailangan pa rin natin mag-isolate kahit wala akong sakit. Maganda yung ligtas ka para kung may trabaho biglang pumasok. Ito to. Tama. So, extra ingat pa rin tayo, no? Doble ingat pa rin talaga tayo. Ayan, ako ha. Marami pa rin po tayong dapat ipagpasalamat. Kaya lalong-lalo na kung ano man ang mga pinagdadaanan natin. Thankful pa rin tayo, mga kapamilya. Pero eto, thankful din tayo dahil ang bungad ng ating guest for today, na patawagin na nga natin, to promote their GL series na Lulu. Please welcome to Showtime Online, Eureka Martinez and Ren Escanio. Hello! Hello po! Hello! Hi! Good morning! Hey! What's up, guys? Hello! Batiin nyo ng ating mga Showtime Onliners na nanonood ngayon sa YouTube and FB Live. Tama. Yes, what's up, Showtime Onliners? Thank you for having us today. Yes, thank you. Thank you so much. Ayan, maraming salamat din po. Pero syempre, ito diretso tayo. Kamusta naman po ang pasok po ng 2022 po sa inyong dalawa? Syempre, let's start with Miss Rita. 2022 is actually good. Actually, yung pag-end pa lang ng 2021, parang preparation for a good year eh. So, yeah, everything is well despite the pandemic. Business is doing good naman. So, yeah, very thankful. Yes. How about Miss Ren po? Yes, steady, I guess. And of course, pagpasok ng taon, ang unang nilook forward ko agad is yung bago namin series na papalabas, of course, this January 23, and we're so excited about it. Yeah. Wow. Congrats! Congrats! Pero ano pinagkakabalaan ninyo, syempre, bukod sa pagpapromote ng inyong movie? Umpisa natin kay Rita. Well, aside from the show, the series, well, back to business, of course. Syempre, we have to be very productive nowadays, lalo na. And catching up with family, yan, kahit online, through calls, and well, that's it, actually. And yan, looking forward to the show, so there. Busy. Mm-mm. Yeah. Busy talaga siya lagi. Well, ako naman, steady lang ako ngayon, and as all we know, masyadong intense kasi yung mga nangyayari sa paligid. So as much as possible, mas gusto ko nag-stay na lang muna sa bahay. And yung mga, kung may darating man na projects, then yun yung next na paghahandaan ko, which is ngayon parang medyo matagal pa naman yung next. So ngayon kailangan, ang piniprepare ko talaga is yung sarili ko. Kailangan maging healthy. Kailangan natin maging healthy para sa mga susunod na trabaho. Mm-hmm. Right. Tama. Pero ito, I have a question for Ren. Ano, ha? Kating flashback lang tayo. Kwentuhan mo naman kami about to sa kailan at paano ka nga ba nagsimula dito sa pag-artista? Ako, napagdaanan ko na ata lahat ng TV stations before. Pero nag-start ako sa Kabilang Network, and for how many years? Oh! Sorry about that. Alright. May dumaan ba? Sorry, okay. Nag-start ako sa isang sorry, pwede ko bang i-on na lang muna yung... Kita ka naman namin. Kita na namin, oo. May nakikita ka ba? Okay. Yes! Nako, parang may nabibigay. January pa lang, pero pakaano na tayo. November na! Nako, anyway, ayun, napagdaanan ko na lahat ng TV stations before, and nag-start talaga ako sa isang teen-oriented show way back
2016, something like that. And then gumawa ako ng mga indie films. Gumawa rin ako ng iba't ibang TV series before. Hanggang sa napunta ako sa ABS. Yun yung ginawa ko noong 2019 and 2020, which is Provinciano. So I think yun talaga, dun ko talaga naramdaman na nag-start yung career ko when I entered Provinciano. So yeah. Wow! Ayan. Ito naman, tanong po para kay Rita. Balita namin na isa kang singer at minsan naging contestant sa The Voice Philippines Season 2. Kwento yeah. naman kami Ooh. Tungkol sa pagiging singer mo and your experience joining The Voice. Okay. I started singing professionally when I was 17. I started sa show band. Halos lahat naman yata ng singers will start from there. Mm-hmm. But I started at a very early age. And then, we do gigs, you would do gigs sa mga bars, events, yan, corporate events. And then The Voice came. Kasi yung first season, yung friend namin si Junji joined. Season 1 siya. And then sa season 2, I think parang they asked him to call a few of his artist friends pa. So, ang pinitch niya is kami ni Natanya Diaz, ako, si Nino Alejandro, si Luigi of Mojo Fly, Kai Honasan, and the others pa na sa banda rin. Mm-hmm. So, yun. Then one day, may tumawag na producer from ABS asking me if I'm interested to audition. So, sabi ko, why not? Kasi, di ba, bihira lang naman may tumawag na ganun. So, I just grabbed the opportunity. Yes. Right. Oo mm-hmm. naman. Pag may opportunity, go lang talaga. Totoo. Pero syempre, ito po, pwede po ba kaming makahingi ng unting pasample lang naman po? Yes! Yeah. Syempre. Sample. Okay. The song is by Plum, one of my idols yan. Isa sa mga favorite bands ko. It's entitled Beautiful. Kasi I wasn't able to sing this the last time in this interview. So, I'll sing it now. anyway. Alright! You're beautiful, so beautiful. Oh, when you hold me tight. You're beautiful, so beautiful. And I can't speak or I'll cry. Oh, I don't deserve you, 'cause I always hurt you. And you say the perfect thing. You're beautiful, so beautiful to me. Aww, ganda. Thank you. Anong lyrics and words, ah? Ayan. Tsaka yung boses din ni Ma'am Rita. Tama. Oo. Thank you. Pag-usapin natin ang inyong series na Lulu. Tungkol ba saan ito rin? Ayan. Ren? Ren, magparamdam ka rin! Ata siya! Ayan na nga ba? Panay pala ng ilaw ay yun ang isang tap. Rita, tungkol ba saan ang kwento ng Lulu? Lulu is it's a girl meets girl love story. So si Sophie she got her heart broken from her past relationship, so she decided to parang disconnect from the world and go to this remote place doon nga kung saan namin ginawa. And then si Abby naman, everything is actually planned out. She planned out her whole life. Everything's working good for her. Pero kasi there's something missing also. So, she decided to also connect from the world. Disconnect from the world. And doon sila nag-meet. Doon sa remote place na yun. And oh, wow. It's a typical romantic comedy love series. Mm. It's very light. It's very, actually, it's a, parang, everyone can actually relate to this, eh. It's a love story na nangyayari sa dalawang tao. This show, it differs from other GL series, I guess, because it kills the stereotype of every lesbian show. And it actually speaks of the reality of what a love story is, ang love story ng dalawang tao.
Yan. Mm-hmm. Ganda. Very interesting. Ano? Pero ano ba yung pinaka-challenging dito na sa mga characters nyo? Ren? Sa totoo lang talaga, alam din na Rita yung struggle namin pareho to dahil sa buong series kasi, tatakbo yung 8 episodes na kaming dalawa lang. So, yung struggle talaga is, kailangan namin kabisaduhin yung ganito kakapal na script dahil kaming dalawa lang yung mag-eksena pala. And of course, we have director Sigrid Bernardo and very specific kasi siya. Pagdating sa script niya, dahil siya din yung nagsulat. So, kailangan talaga namin siyang adalin, kailangan namin i-memorize talaga lahat. Pagpunta sa set, kailangan prepared kami, alam namin kung anong mangyayari, alam namin lahat ng eksena namin. So, thankful kami dahil naitawid namin yung season 1. And, congrats! And sobrang naging happy kami dun sa kinalabasan niya. And we're so excited na mapanood na siya ng mga tao. Yeah. Mm-hmm. How about Rita? Yeah. Oh, sorry. Yung pinaka-challenging for you. Bukod doon sa pag-memorize na sabi nga ni Ren na talaga, ang kapal ha! Yes, 50 pages for one sequence, right? Oh my God! Grabe yun. Grabe. Pero naitawag namin yun. Grabe. Challenging in the sense na, syempre it's my first ever film. Mm-hmm. And tama naman si Ren eh. That was the challenge. That was actually the challenge. Pero kasi since ibang klase rin yung chemistry namin at Abby and Sophie, nag-guide niya ako dun eh. Actually, nag-guide niya ako all throughout. And also, of course, sina-direct niyan, sina Miss Dolly De Leon and everyone else sa cast. So, yun, tama. Pareho rin kami ng actually na pinagdaanan ni Ren do sa challenge na yan. Plus, ako, first time ko. Yeah. Oh, wow. And, oh my pero God, kailangan namin mag-tan. Yes, namin. Pagdating namin doon, pareho kaming ganito yung kulay, and then kailangan namin mag-tan. And ayaw na direct signed na mag-body makeup kami, so kailangan namin magbilad sa araw kapag may time. Isa din yun, maliit na bagay lang yung sa ibang tao, pero parang sa amin, struggle challenge, yung kailangan ko. Humahabol mo ba yung kulay? Humabol? Paano? Humabol siya, in fairness. Oh, yes. Ay, ang galing. Doon mo makikita talaga yung effort ng mga artista, yes, no? Pag may mga ganito. Yes, ang galing. Ayan. Gusto lang din namin malaman kung paano kayo naghanda for your roles as Sophie and Abby. Ayan. Rita? Well, preparation, of course. Syempre, we have to really learn our lines. So, every day yan. Every day, pabalik-balik yan. Basa-basa. And then, paulit-ulit siya. And then, preparing for the role, meaning internalizing. Pero not much yan. Kasi, like, I was telling Direk also na parang, wow, parang si Abby was parang written for me. Kasi hindi malayo yung characters namin eh, sa totoong buhay eh. Which is good. So parang more on parang trying to relate to the lines, trying to relate to the whole story. And that's how I prepared for it. It's past experiences and everything. Yan. Diyan, ganyan ako nag-prepare for the role. Mm-hmm. Alright. Ikaw naman, Ren. Well, meron kaming mga workshops. Actually, ang haba ng workshops namin dahil yun nga, ang haba ng mga eksena na nag-aralin. Yes. Ang goal kasi is, pagdating sa set, kailangan as much as possible, hindi na kami nagbabasa ng script. So, syempre nag-workshop kami, hinanda naman yung mga sarili talaga namin sa mga mahabang eksena. And, siguro, nandun yung kailangan talaga naming i-embrace yung mga characters namin. Mas kailangan namin siyang kilalanin. Isa yun sa pinipare ko talaga para sa sarili ko. Kasi si Sophie, hindi naman siya nalalayo sa akin eh. Hindi siya nalalayo sa character ko bilang Ren. So, mas kinilala ko lang siya. Mas nilagyan ko lang siya ng lalim. Dahil kahit bubbly siya, kahit light-light siya, may hugot siya. Diba? So, yun. Kinilala ko lang talaga yung character ko. And I guess
nag-work naman siya. Oh, yes. Pero syempre po, for Ren naman, ano bang difference nitong role mo sa series na to compared sa mga past roles na nagawa mo na before and first time mo din to do a GL project? Well, actually, it's not my first time. I did, parang hindi siya series, pero meron akong ginamang film before na girl to girl din. Pero yun naman kasi is sexy psychological thriller. So, it's real different. At itong ginawa ko ngayon, masasabi ko na isa to sa sobrang pinangarap ko at hangad ko na magkaroon ako ng rom-com dahil masyadong mabibigat lahat ng mga ginawa ko before. Masyadong, well, of course, hindi naman nabago sa iba yon and alam naman nila na masyadong sexy, kanyan. So, ngayon, hiningi ko talaga to na sana mapagbigyan nila ako na naggumawa ng rom-com para mapakita ko naman yung other side ko and kung ano pa yung kaya kong gawin. And na-discover ko sa sarili ko na kaya ko pala ng comedy kahit mapano. Ayun, ganun. So, yun yung kakaiba doon kasi makikita talaga nila na refreshing siya para sa akin. Makikita nila yung different side ko. Dahil kakaiba to sa lahat ng mga ginawa ko. As in, kakaiba siya. Yes. Pero paano naman si Rita na siyempre alam natin na singer siya, paano ka napapayag na gumawa ng movie at mapasama sa Lulu? Well, it's one of my advocacies actually. Since The Voice din, nag-out talaga ako doon. I mean, hindi ako nag-out only sa The Voice. Pero hindi ko siya tinago. Mm-hmm. So, it's also another way to send a message or awareness sa mga tao regarding the LGBT community. So yeah, that's one of the things na made me really go for the show, the series, is because of my advocacy to represent also the LGBT. Yes. Oh wow, ang galing ano. Mm-hmm. Pero eto naman, ano naman yung first impression niyo syempre sa isa't isa? And kamusta ka trabaho ang bawat isa rin? Actually, sa workshop pa lang namin, parang, well, iniisip ko na baka mahirapan akong i-approach siya, ganun. Pero nagulat ako na sa workshop pa lang, nagkasundo kami agad. And para sa akin, importante yon, di ba? Kasi may mga sweet moments kami together sa mga eksena. So, kailangan makita ng mga tao na hindi namin siya, like, in-acting lang. Kailangan makita nila. Natural. Yes. So, kailangan dun palang ma-feel namin sa isa't isa na comfortable kami. And I'm thankful ako dahil hindi kami nahirapan maging comfortable sa isa't isa. So, yeah, naging smooth lahat, in fairness. Yes. Diba, Rita? Ah. So, hindi kami nahirapan dun. So, sana makita ng mga tao yon. Ayan. How about Rita? Same naman. Same. Actually, what's nice about Ren is she's very approachable. I mean, kasi I did my research about her. So, syempre, ang genuine. Yes. Ayan na. Nag-research na. Oh. And then, syempre, I'll be working with her. So, syempre, para andun yung first, ano na, nakaka-intimidate siya. Plus, ang tagal-tagal niya sa industry. Pero hindi siya ganun. As in, sobrang makulit siya. She's a delight to work with. And we just kept an open mind about everything. Kaya, nag-flow lang yung, lahat ng scenes namin. Tama naman siya. Nag-connect talaga kami. So, siguro okay. Talaga nakakakilig yung ano niya, no? Naku, baka natin to talaga! Yes. Aha. Yeah. Now is the time to promote yung inyong series na Lulu. Saan at kailan ba namin ito mapapanood? Malapit na guys. 2 weeks away, Lulu. January 23 sa Viva Max. Sana po i-download ninyo ang app at panoorin po ninyo ang first episode namin this January 23 na po. Yay! Lapit na. Yes! And of course, it's written and directed by Sigrid Bernardo. Yay! Rita, you have something to add? You have something to add, Rita? Guys, yes. Panoorin niyo po ang aming series. You will not regret it. And it's something that you will never forget. Oh, yeah. Ganda. Yay! Thank you so much. Good luck! Thank you so much! Thank you, guys. Pinalulu. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.
Ayan, ito na ang mga dapat abangan niyo sa Showtime Online U. Basta marami po kayong aabangan, mga Showtime Onliners. Kaya wag na wag po kayong aalis dahil magbabalik lang po kami dito sa Showtime Online U. Welcome back to Showtime Online U. Kapamilya Online Live viewers! Hello! Ayan, Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react at mag-comment kayo ng mga gusto nyong sabihin sa amin gamit ang official hashtag natin for today na hashtag Showtime Tuloy Ang Fun. Yes, tuloy ang fun! Kaya naman mga Showtime Onliners, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel at thank you so much po dahil 1.51 million subscribers na po tayo. Thank you! Abangan nyo rin mamaya at makikipagkantaan kayo sa amin dito sa Soyu. Okay! Nako! Uy! Pakantayin natin yung mga famous videoke songs na naririnig ninyo. Nako ha! At ang makikipag-Soyu okay, Han, sa atin mamaya ay walang iba kundi sina Josh Labingisa at Nico Natividad. Abangan nyo yan! Oh my God! Grabe, kinikilabutan ako. Abangan nyo yan talaga. Oo. TNT versions ito ha. Facebook ang labanan. Teka lang. Tama. Ayan. Kaya naman, huwag na natin patagalin to sing her latest single. Dahilan, Showtime Onliners, let's give it up for Bae. Nawawala ng saysay, mga pangakong sumaplay. Di ko rin alam kung bakit nagbago. Kahapon lamang masaya, bakit nga ba tumamlay? Mga ngiti biglang na walang humahabol, natatakot na baka maiwanan. Iiwan ang luhaan o pipiliting sumabay kahit pa sa lungan na sa agos. Bye.
Ayon. Hello, Bay. Where are you, Bay? Hi, Bay. Hello. Thank you so much. Hello. Hello. Hello, Bay. Ayan, bati ka naman sa ating mga Showtime Onliners. Hello, mga Showtime Onliners. Thank you so much for watching. Yes. Pero to, kumustahan muna tayo. Ano ba pinagkakabalaan bukod syempre sa pagpapromote ng iyong bagong single? Yeah, so of course, first song ko na Tagalog. And I was born and raised in LA. So that's kind of something that I'm trying to fix. Learning to be more fluent sa Tagalog and also, you know, putting more songs out in Tagalog. So that's something that I've been having a hard time with promoting for this single. But it's fun naman, so... Yeah. Mm-hmm. Ayun. Pero ito, Bay, nako ha, sino nga ba si Bay bago pinasok ang mundo ng pagkanta? Yeah, so I had a job naman. I was a student before. Tapos, ayun, may pandemic. So I thought it was a good opportunity to turn my passion into an occupation. I really loved singing since before pa, since I was a kid. And I was approached by Soupstar Music and Universal Records. So I'm very thankful to them that I was given this opportunity to start singing. And now I'm here. Wow. Pero ito ah, curious lang kami kung bakit Bay yung stage name mo. Short ba ito for baby? Or may kinalaman ba? Oh, nasa script. Ayan. Oh, may kinalaman naman ba sa ano? Gulat ah. Sa biggest influence, musical influence mo na si Bay Beyonce. So, first name ko is actually Isabella. But when I was a kid before, I could not say my full name. So, naging Bay. I would call myself Bay na lang since I couldn't say the full name since masyado, you know, mahaba yung Isabella for a baby. But I really love Beyonce. She's one of my biggest musical influences. And, you know, I would love to be named after her. So, I'll just go by... You can call me Beyonce if you want. I'll respond. Next time. Pero gaano ba kalaki yung influence ni Beyonce sa'yo? So, I mean, she's a businesswoman, dancer, singer. So, I mean, that's something that I aspire to be as well in the future. To be, you know, have multiple facets about yourself and, you know, be a strong, independent woman. Mga ganun. Pero syempre, gaano ka nakatagal nagsusulat ng kanta? Syempre, saan ka kumukuha ng inspiration mo when you write songs? Yeah, so thankfully I have my wonderful team, Ate Inis Jorge of Grace Note. Siya yung songwriter and also producer as well as Kuya Darwin of Soupstar. They put together all three of my songs, so Crash Landing, Nevermind, and Dahilan are all from them. So I'm very grateful to have them and they're very good songs, so... Mm-hmm. Pero ikaw naman, Bay, pag nagsusulat, ano bang mga inuuna mo? Kanta, lyrics, or melody? Paano yung process? Ako, I think, lyrics first. Just because, you know, yung feeling mo, that's what you go off of. So your experiences, whatever you're thinking of in the day, whether you're in the shower, studying, working out, that's the kind of thing that, you know, pushes me to write lyrics. And then I think of something, I write it down sa notes ko, and then that's where it starts for me. Ayan. Right. Yan naman. Pwede mo na i-promote ang iyong latest single na Dahilan. Saang digital platforms ba namin ito mapapakinggan? Yeah, of course. So please don't forget to listen and stream my music and my newest single, Dahilan. They're available on all digital platforms worldwide under Universal Records. So you can go check it out. Yes! And syempre, you can now plug your social media accounts. Of course. So for any and all updates, you can follow me sa social media ko. It's at Isabella O. Pascua and at It's Bay Music on Instagram, Facebook, and Twitter. Alright! Ano magustuhan ko pasalamatan? Go ahead. Yes, of course. So of course, I'd like to thank Showtime Onliners for watching and of course, Showtime Online for having me. And Universal Records, Soupstar Music for giving me this opportunity. And hi to Babies and Bay Music PH. Yeah. Alright, thank you so much, Bay! And congratulations sa yung single na Dahilan! Yeah, congratulations! Alright. Yan, kaya naman Showtime Onliners, mag-tweet, comment, react kayo kung ano masasabi nyo kay Bay ngayon gamit ang official hashtag natin for today na hashtag Showtime. Bakit nauutan? Ay, si Josh! Ano na yan, mga sintomas na ka? Ay, naku! Gaganyan! Diyan tayo talaga, si Josh naman talaga. Oo, chichikain natin yan si Josh mamaya, kaya naman huwag po kayo umalis. Magbabalik lang kami dito sa Showtime! Showtime! Online News!
welcome back to Showtime! Showtime Online You! Yes! At syempre, mga Showtime Onliners, keep on tweeting, reacting, and commenting po. Gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime, tuloy ang fun. At iniimbitahan po namin na mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel at maraming salamat sa ating 1.5 million subscribers. Thank you so much! At ito na nga, tuloy-tuloy lang ang good vibes. Simulan na natin ang meme maipost lang. Let's go! First meme! Punta ka sa amin sa Linggo. Wala akong gamit. Ano susuotin ko? Pahiraming kita. Ipapadala ko dyan. Ako, eh, wala akong pamasahe. O, ako na pumunta. Pupunta, tas pabalik. Mas may pagkain. Ano kakainin ko? Meron, may gusto ka pa? Baka gusto mo ako na din sumagot ng pag-aaral. Demonyo ka. Sabihin mo na lang kung ayaw mong pumunta. Pinasasagot lahat eh. Lahat na lang, no? Yung mga kaibigan. Alam nyo, aminado tayo, may mga ganyan tayong friends. Ayaw na lang sabihin na ayaw naman talaga pumunta. Ang dami din na dahilan. Ang daming dahilan! Pero hindi, may ano talaga, yung wala talagang, ano, wala talagang pamasahe. Budget? Wala talagang Pero gusto sumama. Hindi ko sinasabing ako yun, ha? Pero dahil gusto nila ng, ano, yung maingay. Sumasagot na lahat. Yan yung ambag natin. Ambag mo yung ano, pagiging makulit. Eh, paano ko ang nag-aya kay Diyos, si Baby? Ay, tapos! Si Baby! Di tayo sure. Kung ano ka na. O, diba? Naging stutter. Nako, ha? Pagkahalataan yan. Next meme! Sino ang para sa akin, may suggestion po ako all. Pwede naman pala mo. Wala namang problema. Ano ko ba? Ilulusot lamang eh. Para makakalit. Nagmamarunong ka pa kay Lord, ha? Marunong ka pa, ha? Suggest lang tayo nung mag-suggest. Suggest lang. Okay. Parang prayer nung babae. Lord, kung hindi siya para sa akin, eh, please siya na kasi. Tama. Isa lang kayo. Halo. Diba? Uy, pero may mga ganyan yung talagang mga pinagdadasal nila na partner sa buhay na kukuha nila, diba? Ako yung tita ko, meron ako tita. Ang tagal-tagal niya hindi siya nagkaroon ng partner. Tapos nagdasal siya. Ang tagal niya as in, 40, siguro 45 na siya bago nag-asawa, dumating yung the one for her. So, worth it lahat ng paghihintay niya. Parang pinapilig eh. Bibigay ng maaga pero hindi yung gusto mo o mag-aantay ka ng matagal pero yung gusto mo. Ang hirap nun. Sa matagal. Doon tayo sa matagal, pero sa gitna, sabi mo, Lord, pwedeng palandilan din ng konti. Isa lang, Lord eh. Lord, dami eh. Konte, basta wag mo ko hayaang masaktan masyado para naman may matitira dun sa dawa. Ay, yun. Perfect choice. Hindi siya masyadong kakain ng marami kasi darating yung main course niya sa ano. Perfect. Bakit naman niya nakakain ano mo talaga? Buffet. Next. Sabi. Sige, ate. Go, Josh! hindi ako medical expert, pero sa tingin ko, ang dapat natin gawin, mahalin yung virus para iwan niya tayo. Ay, totoo! Ay! I think mamahalin. Hindi ka magaganyan. Sabi yung mga hugot. Reverse. Yan ang mga hugot. Sana nga kung pwede lang yung gano'n, no? At maalis na yung virus. Ang dali lang nun. Totoo. Kasi yung mga minamahal natin, eh, no? Gusto nila talaga dun sa... Gusto din nila sa ayaw sila. Ay! Tigil! Hindi magaganyan! Tigilan natin to! Tigil! Ang daming hugot ang Pinoy. O, ito, tingnan natin next meme. Ay, grabe to. Salamat sa nagtira. Pa pala ako. Mahal ka pa ba nyo? Nagtira o wala? At least, di ba? Meron kang makakain. Isang subuan ito, I believe. At least natikman. May ganyang natira sa ref, hindi mo alam kung matutuwa ka ba, matatouch ka ba, o mayayamot ka. Alam ko na kung bakit nagtira. Bakit? Ayaw niya maghugas. Ayaw niya maghugas. Ako, ha? Kaya ito yung sabayan. Uy, oo.
Pag ayaw ko maghugas, ititira ko para iba'y maghugas. Ay, oo. Oh, oh. Technique ba ito? Mm-hmm. Technique ito. Mm-hmm. Tama. Galing, ha? Oh, ito, next Niam! Hi po. Sorry, may boyfriend na ako, ha? Okay. Wait, mahal na pala kita. Hindi na nag-in. No? Kasi ay, nakakaubusan tayo ng mga gamot ngayon. Oo, kaya so, yun ang... Totoo. Uy, mag-ingat po tayo ha, kasi ang daming nagbebenta rin ng mga fake. Pati ba naman yung ganyan? Fine-fake yun pa? Ay, hindi ka magaganyan. Oo, overpriced. Oo, kapalit sa iPhone 12 ha, isang banig. Kaya nga, grabe sila. Oo, talaga naman, sinasamantala. Oo. Grabe. Mm-hmm. Pero alam nyo, dahil sa nagkakaubusan ng paracetamol, nakuha ko mag-check sa mga luma kung bag. Baka may naitabi eh. Di ba ganyan? Oo, oh, sabal. Sa pouch bag mo. Sa maliliit. Pag nakita mo, sabay pag meron, no? Ay, talaga naman. Yung kasama, wala na expiration. Kasi di ba pag mga gupit-gupit, wala na expiration yan. Doon masusubukan ang pagpa-flashback. Kailan ko ito binili? 2021 yun eh. Di ba ganyan? Oo. Gagana talaga ang utak. Yes. Prayers na lang tayo. Prayers. Ito next year! Ay! Yung nagalit mama mo. Pero photographer ka. Put in up ang galing. Grabe to. Portrait? Oo, naka-portrait mode. Oo, ganun. Picture agad. 3, 2, 1. Tapos sinagis. Makuha mo pa yun ha? Oo. Di ba mga naiba to sa inyo ng mga nanay ninyo, ng mga pasaway moments ninyo? Platong madumi. Ayan, mga platong madumi. Uy, grabe yung plato. Oh, ayan, doon ako natuto mag-frisbee. Ay, ang galing! Sorry, yan eh. Diba? Age na ano pa, na-expose ka sa frisbee. Kayo ba? Kasi, kasi kung ano lang yung malapit na bagay, yun ang ibabato eh. Parang kung ano talaga yung mahawakan nila, kahit ano yan, di nila titingnan. Maraming ibabato. Nila yung ano, batsa na may tubig. Ano, yun lang. Grabe yun. Feeling ko. Ang nanay natin lumalakas talaga. Ano kung ano nga mahawakan. Huwag mo itatabi sa rep. Ako po. Perfect yan. Nakuyari tayo dyan. Baka biglang wala ng rep ha. Mga pasaway. Jarn relate. Ito, next meme. Kinabahan ako. Hindi ako nalasahan yung team. Balik! Nervyoso! Nervyoso masyado! Bakit na may handle lang isinausap? Ano to? Sabaw na yan siya. Tapos nataranta siya. Ha? Wala akong lasahan! Hindi ka ba nagtataka? Hindi ko kumukulay yung ano, yung handle. Hindi kasi bisa, gabi ng chacha, diba? So, pinapakas. Kasi naman eh! Ayan. Check muna! Sabaw moments. Mm-hmm. Yeah, I think mag-aano na lang ating mga Showtime onliners, magkakape. Tama. Ayan, Showtime onliners, mag-tweet, mag-react, at mag-comment kayo kung ano masasabi niyo sa amin gamit ang official hashtag natin for today na hashtag Showtime tuloy ang fun! Yes, tuloy-tuloy lang po ang fun dito lamang sa Showtime, Showtime Online. Welcome back to Showtime Online! Yes! At syempre mga Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react at mag-comment po kayo. Gamitin ang ating official hashtag for today na hashtag Showtime, tuloy ang fun! At inimigay! At maraming salamat sa ating 1.5 million subscribers! Uy! Thank you so much! At ito na nga, Madlang Kamunizens, i-follow at supportahan ninyo ang live streaming shows ng Showtime at Polaris Artist sa Kumu. Ayan, tama. Kaya naman, Madlang People at Showtime Onliners, saling na sa tawag ng tanghalan ng ika-anim na taon. Mm-hmm. Bukas ito sa lahat ng singers nationwide na edad 16 to 59 years old. Magpasa ng audition video na naglalaman ng tigi-isang acapella song na 1 minuter, English at Tagalog na may good audio-video quality. Isama rin sa ipapasa ang pangalan, edad, address, contact number at may kling kwento kung bakit na isumali sa TNT.
Tama. Ipadala ang inyong audition video kasama ng impormasyon tungkol sa inyo sa tntyear6@gmail.com. Mag-audition na, Showtime Onliners! Baka mapasayo na ang kininto ang parangal na kampiyon ng tanghalan. At syempre, supportahan din ang mga online shows ng Tawag ng Tanghalan tulad ng TNT Katambayan sa Facebook at TNT Go or Gong sa Kumu. Yes! At ito sa lahat ng Showtime Onliners, ha? Na feeling nila ay sexy sila sa isip, salita at sa gawa. Sali na sa sexy showdown ng Showtime Sexy Babe! Puntahan nyo lang ang social media accounts ng Showtime para sa detalye kung paano mag-audition. At ito naman, para naman sa mga kapamilya Showtime Onliners natin na naghahanap ng trabaho. Nandito na ang tutulong sa inyong makakuha ng mapapasukang trabaho. Para sa mga detalye kung anong mga trabaho ang pwede nyong applyan, ay panoorin natin ito. Roll video. Sumasayaw. Oh, gumaganon siya. Wala pa makarinig. Pa-join naman kami, oh. Wala naman kami. Baka lang. The Punk Show po. Ayan, manood din po kayo. Ayan. Nako, hindi nakakayanin bukas ang mga ninyo. Makakakanta na nga ba si Nico? Pero mga, sinunig bukas ang pinamasaya. Ano ito ba? Sabong, yun, bro. At lalo-lalo na para sa inyo. This is Showtime Online! Yeah! It's Showtime! Buong pamilya, buong angkan. Hey! Kasiyahan ng tahanan. Showtime! Lahat kasama, walang iwanan.